Hello guys, na-experience na bang ma-approach at mabentahan ng mga overpriced na ballpen at otap sa BGC or sa labas ng mga malls? Ako kasi madalas mangyari to sa amin every time we go to BGC. And nangyari na din to sa loob ng mall like SM Aura or Uptown Mall. And as a person na hindi masyadong marunong humindi, most of the time bumibili talaga kami ng mga products nila like yung mga ballpen, yung mga biscuits like otap, yung mga chocolate, parang fudgy bar nila na sobrang mahal. Like, 150 pesos isa ata yun. So, medyo mahal siya compared kung bibilihin mo yung products na binibenta nila sa mga supermarket. And ang problema, lagi nilang sinasabi na kailangan daw nila yung pera na yun para pang gastos, pang bayad sa kanilang school fees, like tuition fees, mga ganyan. And meron pa silang pinapakitang mga IDs. So, parang kapanipaniwala talaga na sila ay estudyante at kailangan talaga nila ng extra money para sa pag-aaral nila. And halos lahat ng na-experience namin na ganyan, iisa lang yung script na sila daw ay self-supporting students, ganyan-ganyan, and with matching school ID pa talaga. So talagang kahit hindi namin kailangan ng ballpen or kahit hindi namin gusto yung binibenta nilang mga biscuits, bumibili pa rin talaga kami para lang masabi na natulungan namin sila. Pero nabasa ko tong tweet na to kanina lang. Ito, sabi niya, "I stopped buying otap and pastillas from the Working Scholars Kuno, roaming malls and food courts. Mga kibuloy beggars pala yung mga yun. Pati na rin yung mga ballpen sellers." Grabe, no? Kung hindi kayo familiar sa tinatawag nilang kibuloy beggars, sila daw yung mga pinapakalat sa buong Pilipinas ata to. Parang sindikato na sila na ganito nga. Instead namang hingi ng pera or mamalimos, nagbebenta daw sila ng mga items like mga overpriced ballpens, biscuits like otap, mga ganyan. And lahat daw ng mapagbebentahan ng mga products nila ay napupunta or dinodonate nila sa kanilang church. And alam nyo naman na medyo controversial itong church ni Kibuloy ngayon dahil sobrang daming issues na binabato sa kanila. Even sa US, meron silang existing na case. So, ayun. And as you can see, meron ng 445 comments itong tweet na to. And halos lahat sa kanila ay nag-share ng kanilang mga experiences daw nang in-approach sila at binentahan ng mga overpriced products. Diba? Imagine, hindi lang siguro to sa BGC, hindi lang ito siguro sa buong Metro Manila. Feeling ko meron silang mga ganito sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. And imagine nyo yung total earnings ng mga to at the end of the day. And nakakasad lang isipin na hindi naman talaga sa kanila napupunta yung pinagbebentahan nila dahil lahat daw ay napupunta sa kanilang church. And meron ding nagtanong kung saan daw yung source ng information na to, kung totoo daw ba talaga to. And sabi sa mga comments, "Matagal na yan, common knowledge na lang. No need for source, but it's confirmed na members sila niyan. Yung iba nasa ibang bansa na nakaabot." And meron pa sabi, "Dati may naririnig ako na wag daw pagbilian kasi mga sindikato daw. Ngayon ko lang nalaman na kulto niya yun. Marami kasi sa Manila tapos madalas ako bumili ng otap at pastillas." And then sabi, "Yung kapitbahay ko dating kasapi dyan, binibentahan ako ng ballpen, panay pahingi ng flowers sa mga plants ko para sa church nila. Buti napigil na ng anak. Di na ata member. Doon na siya sa church ng anak niya." Ayun. So, walang actual reference or source itong tweet na to. So medyo mahirap mag-confirm kung totoo ba talaga itong binabato sa mga sellers na to. Pero nakapagtataka lang dahil ayun nga, iisa lang yung script nila and lahat sila magagaling magsalita. Talagang mukha talagang estudyante or scholar kung papakinggan nyo. And ang problema, sobrang dami din namin experience na ganitong tao. So possible may chance na lahat sila ay kasama sa isang grupo. Pero hindi natin masusure kung ito ba ay kay Kibuloy nga or hindi. And meron ding lumabas na video, pero itong video na to ay last 2017 pa. Itong video na to ay meron daw isang lalaki sa London na parang ganito yung ginagawa, parang humihingi siya ng mga donations sa mga tao
And ayun, na-confirm na yung church daw niya ay connected kay Kibuloy. Pero way back 2017 pa to. And I'm not sure if affiliated itong taong to na nagdo-donate lang sa mga nagbebenta ng mga overpriced products sa loob at labas ng mga malls ngayon. And kung totoo man tong issue na to, naawa ako sa kanila dahil nagpapakapagod sila. Imagine, maghapon kayong naglalakad sa loob or sa labas ng mga malls para lang maghanap ng mabebentahan. And worst is, nagsisinungaling kayo na kayo ay scholar, mga students daw, and yung proceeds or yung pagbebentahan nyo ng mga products nyo ay gagastusin nyo sa mga studies nyo. Pero kung totoo na lahat ay napupunta sa inyong church, eh nakakaawa naman kayo. Kayo ba? Bentahan na ba kayo ng mga overpriced products? Anong masasabi nyo sa mga ganitong sellers? Naniniwala ba kayo na sila ay kasama sa isang grupo na connected sa church ni Kibuloy? Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong ganitong vlog, make sure na naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated every time na meron akong bagong uploads.